Nagawa nyo na bang mapasyalan ang maraming lugar sa ating bansa? Marahil isa na siguro sa pinakamagandang bisitahin ay ang Laguna. Dahil sa dami ng mga magagandang pook pasyalan dito. At alam nyo ba, sa Laguna din ipinanganak ang ating pambansang bayani. Ang Laguna ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon sa Luzon. Ang kabisera nito ay Santa Cruz, Laguna. Habang ang pinakamalaking lungsod nito ay ang lungsod ng Calamba. Mga kabaryo, ang kwentong ating tampok ngayong araw ay tungkol kay Gustin na masasabi nating isa din sa mga bayaning hindi kilala ng kasaysayan. Nangyari ito taong 1972, lugar ng Laguna. Namulat sa masayahing pamilya sa isang baryo sa dulong bahagi ng Samar. Tanaw ang malawak na kapatagan. Sa bandang ito ng lalawigan, magpasa hanggang ngayon ay balot sa misteryo at makakapal na kagubatan. Ipinanganak itong si Gustin sa isang simpleng pamilya. Ngunit nang lumaki na ang kanilang mag-anak at naging lima na ang anak ng mag-asawang Ponyor at Esmeralda. Nagpa siya itong mga magulang nila na lumipat sila sa lupang Minana ng kanyang ina. Bagamat mas liblib ito, pero mayaman naman sa mga namumungang puno ang lupain at may lumang palaisdaan nga na naisip ng kanyang ama na muling buhayin at pagkakitaan. Sa panahong ito ay binata na si Gustin at maaasahan na rin sa kanilang tahanan, maging sa mga obligasyong inaatang sa kanya ng kanyang ama. Pangalawa ito sa magkakapatid at pinakapanganay na lalaki. Naging sakitin ang kanyang ate, kaya naman mas madalas na nasa loob lamang ito ng bahay. Biglang naging mahina ang puso, kaya mas mabilis na nakakaramdam ito ng pagod. Labis nga ang panghihinayang ng kanilang mga magulang dahil sa matalino ang panganay nila at napakaganda. Palagi din itong naaanyayahan sa Santa Cruzan, pero ayaw nilang ipagsapalaran ang buhay nito. At habang nag-iipon sila para sa pagpapagamot dito, mas minabuti nilang manatili na lamang ito sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman para na rin si Gustin ang tumatayong panganay sa kanila. Maraming gawain itong si Gustin sa kanilang lupa. Dahil nga dito, kahit na konti lamang ang tao at iilan ang kapitbahay nila, hindi nakakaramdam ng pagkabagot itong binata. Madalas silang dalawa lamang ang naroon sa bahay nito ng kanyang ate. Dahil sa ang ina nila ay bumababa sa bayan upang maglabada sa mga kakilala nito at itong mga kapatid niya naman ay pumapasok sa eskwela. Sa pagsapit naman ng hapon, magkakasabay na silang umuwi. Ang kanyang ama naman, ng mga panahong ito ay nasama sa mga kakilala nito na nangongontrata sa Maynila para sa pagtatayo ng bahay. Kaya naman, siya lang ang inaasahan sa kanilang lupa at tahanan. Madalas na nasa palaisdaan itong si Gustin. Nawiwili naman ito sa pag-aayos ng kanilang munting palaisdaan para sa pangarap nilang pagpapalago nito. Magaling din sa pag-aalaga ng mga halaman
ang kamay ni Gustin. Mabilis tumubo ang mga butong itinatanim niya sa kanilang lupa. Noong araw, dahil sa tag-init nga ay mais ang naisipan niyang itanim sa malawak na lupang dati ay puno ng mga damo at mga ligaw na puno. Ngunit nagawa nila itong linisin sa tulong na din ng bago niyang kaibigan na itago natin sa pangalang Tonyo. Karatig lupain lang nila. May distansya ang bahay. Siguro ay nasa 15 minutos pag nilakad mula sa kanila. Pero ito na ang pinakamalapit nilang kapitbahay. Mabait naman itong si Tonyo. At madalas pa nga ay may dala itong kung ano-anong pagkain na kanilang pinagsasaluhan. Sa tulong ni Tonyo ay maraming parte ng kanilang lupa ang nalinis. Ayon naman kasi dito sa lalaki na wala itong masyadong ginagawa sa kanila dahil nga sa tapos na din ang kanilang pagpupunla at may mga kapatid naman siyang naroroong gumagawa katulong ng kanyang ama. Dahil dito, naging malapit silang magkaibigan at lumipas nga ang maraming araw hanggang sa magawa nila Gustin ang muling maumpisahan ang kanilang maliit na palaisdaan. Bahagya nila itong niluwagan para sa mga aalagaan nilang hito. Minsan naman, sa isang buwan ay umuuwi ang kanyang ama. Pero mas madalas na sila-sila lamang ang naroon. Hunyo ng taon, nag-umpisa na ang tag-ulan sa kanilang lugar. Malamig, madalas ang hamog sa paligid, naaakalain mo na pang bumababa ang langit sa lupa dahil sa kapal nito. Lalo na sa pagsapit ng dapit hapon. Nakasanayan na din naman ni na Gustin. Isa pa, masarap para sa kanyang pakiramdam ang makaranas ng sobrang ginaw na panahon. Kaya labis ang kasiyahan nitong binata. Martes ng umaga, nang magkayayaan itong si Gustin at Tonyo na maligo sa isang ilog. Niyaya nila itong ate ni Gustin na tawagin na lang natin sa pangalang Ate Feliciana. Pero tumanggi ito at hindi niya umano kaya. Dahil nga dito ay dalawa sila lamang ni Tonyo ang nagpunta sa ilog. Masarap at malamig at napakalinaw ng tubig. Inabot sila ng maghapon at bandang alas tres na nga nang magpasya silang umuwi na. Dumiretso sila sa bahay ni Gustin para naman doon magbalnaw sa bukal malapit sa kanilang bahay. Ngunit hindi nila inaasahan na sa pag-uwi nila ay iba ang madadatnan dahil nga sa may dalawang kalalakihan ang naroroon sa loob ng bahay nila. Napatakbo itong si Gustin nang marinig ang pagsigaw ng Ate Feliciana niya. At doon tumambad ang dalawang lalaki na hinuhubaran ang kanyang ate. Kita ni Gustin ang dugo sa mukha ng ate niya na halatang dahil sa pagkakasampal dito. Nagmakaawa ito, ngunit tila mga lasing o lango sa kung anumang bagay ang dalawa. At labis itong gigil na gigil sa dalaga. Hindi na nag-isip pa itong si Gustin at sinalakay itong dalawa. Dito niya pinagtatadyakan na gawa niyang hilain ang ate niya upang makalabas ng bahay. Pero hinabol sila nitong dalawa ng makabawi sa pagkakatumba nila. Halatang mga hindi tagaroon at mukhang namumundok lamang. Mayaman ang mga itsura sa kutis pa lamang nila. Subalit dehado si Gustin dahil sa
may baril itong isa sa mga lalaking naroroon at akma na sanang puputukan ang binata. Ngunit naroroon itong si Tonyo sa likuran at pinagtataga niya itong may baril, pati yung isang kasamahan, hanggang sa dito na ito mamatay. Yun nga lang, dahil sa naganap ay magbabago ang kanilang buhay. Maimpluwensya ang mga magulang nitong napatay ni Tonyo at tiyak na kahit sabihin nilang pansarili lamang ang nangyari ay kayang-kayang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng pera. Bagamat alam nilang langu ito sa alak o sa droga, maraming maaaring mangyari. Kaya naman, hindi nagdalawang isip itong si Gustin. Alam niyang dahil kay Tonyo ay buhay ang kanyang mahal na ate. Kaya naman nagulat ang lahat nang akuin ni Gustin ang kasalanan at hindi na idinawit dito si Tonyo. Dahil doon ay nahatulan itong si Gustin na noon ay 20 anyos na. Sa madaling sabi, nakulong ito. Nakiusap lamang ito sa kaibigan niya na ano't ano paman ang mangyari ay tutulungan ang pamilya niya at babantayan ang magkapatid niyang alang-alang sa kanya. Buong pusong nangako itong si Tonyo at binantayan nga niya lalo itong si Pelesiana. Hanggang sa maraming taon ang lumipas, nasanay na lamang itong si Gustin sa loob ng bilangguan. Mabait siya, kaya halos kasundo niya ang mga taong nasa loob. Lalo na itong isang matandang tawagin natin sa pangalang Lolo Pidel. Isang di umano ay antingero at manggagamot. Sa pagkikwento nito, nakulong ito dahil sa nahuli siya sa aktong pagpatay sa dalawang biktima sa isang baryo. Ngunit sa pagkikwento ni Lolo Pidel, isa itong manunugis ng aswang. At itong mga naaktuhang pinapatay niya ay mga aswang. Ngunit noong naabutan ng taong bayan, ay nasa anyong tao na. Kaya naman malinaw na pamamas lang ang ginawa ni Lolo Pidel. Nakakalungkot nga lang dahil nga sa paglalayong tulungan niya sana ang baryo, siya pa ang napasama. Naging malapit silang magkaibigan. Tinulungan siya nitong si Lolo Pidel na matuto sa mga karunungan mula sa isang albularyo. Palaging kunikwento nito ang bahay niya kung saan niya itinatago ang mga mutya at agimat niya. Ito namang si Gustin ay parating nagtatanong kung bakit balagi na lamang niyang ikunikwento ang kung saang parte ng bahay niya itinago ang mga agimat bago ito makulong. Ayon sa matanda, tanggap niya na maaaring hindi na ito makalabas doon. Pero batid niyang si Gustin ay may pag-asa pa. Bagamat alam na ni Gustin na habang buhay na rin siyang nasa bilangguan. Nagkakasya na lamang siya sa mga kwento ng pag-asa nitong matanda. Lalo pa sa di umano ay mga ginto na meron ito na bigay ng mga kaibigan niyang engkanto. Pero animo ay wala itong halaga sa matanda. Tila ba tinanggap na nito ang kapalaran niya? Ayon pa sa matanda, nagawa niya na ang lahat ng kailangan niyang gawin sa mundo. At anumang oras na kunin siya ay wala na siyang reklamo at pagtutol dito. Subalit, ang ibig sabihin pala ni Lolo Pidel ay hindi ang kamatayan. Dahil base sa mga kwentong natatandaan ni Gustin, pinangakuan siya ng mga kaibigan niyang engkanto
na oras na magpasya ito. Anumang sandali ay susunduin siya nito. Ibig sabihin, maglalakbay si Lolo Pidel sa mundo ng mga engkanto. Parang mga kwentong pampatulog lang sa bata kung iisipin, pero hindi para kay Lolo Pidel. At maging kay Gustin na nakita ang kakayahan ng matanda. Sa makailang beses na may nasaksak sa selda, itong si Lolo Pidel ang agarang gumagamot dito. Kaya nga tinurin siyang supremo sa kanilang kulungan. At itong karunungang ito ay nalipat kay Gustin sa pamamagitan ng inilagay na marka sa kanya ng matanda. Isang tato na tila matang may triangulo sa kanyang braso. At meron din itong mga salitang Latin sa likod nitong binata. Kargado umano ito ng permanenteng orasyon sa pagpapalakas at depensa. Ngunit kalakip nito ay ang natitirang lakas ni Lolo Pidel sa mundong ito. Dahil makalipas nga lang ang isang linggo, matapos ang paglagay niya ng tattoo kay Gustin, natulog lamang ito at hindi na nagising pa. Masyadong naapektuhan ito si Gustin. Itinuring niyang parang isang totoong lolo, ang matanda at hindi siya sanay na hindi ito nakakausap sa isang araw. Pero alam niya din na desisyon ito ni Lolo Pidel na malamang sumama na ito sa mga kaibigan niyang engkanto. Makalipas ang ilang taon, nang pabuksan muli ang kaso nitong si Gustin sa tulong ng kaibigan nila ni Tonyo. Isang mayamang negosyante na natulungan din ni Tonyo. Dito naungkat ang pagdudoktor sa kaso at pagmamanipula ng mga ebidensya, maging ang tungkol sa drogang nakita sa dugo ng mga napatay ni Tonyo. Dahil dito at sa pera nang tumulong sa kanya, ay nakalaya itong si Gustin. Pero hindi ito umuwi sa kanilang lugar dahil sa direkta siyang kinuha bilang tauhan itong tumulong sa kanya upang makalaya. Ang taong ito ay itago natin sa pangalang Senyor Matias, isang negosyante mula Luzon. Naging tauhan nito si Gustin kasama sa mga lakad bilang isa sa mga tagapagbantay nito. Walang ibang gagawin kundi ang siguraduhing ligtas itong si Senyor Matias sa lahat ng oras. Hindi naman nahirapan itong si Gustin kumpara sa mga pinagdadaanan niya sa loob ng piitan. Mas maganda ang buhay bilang isang personal na tagabantay ng isang maimpluwensyang tao. Hanggang sa isang araw, pinatawag itong si Gustin ni Senyor Matias. Kinakailangan magtungo ni Gustin sa isang probinsya sa Luzon kung saan naatasan siya upang samahan itong anak ni Senyor Matias na nakatakdang kitain itong kasosyo sa negosyong pamilya. Kasama ang anak na babae ni Senyor Matias na si Bonifacia. Kaiba kasi sa ama nitong dalaga si Senyor, itong si Bonifacia ay mahiyain at mahina ang loob. Ngunit walang ibang magmamana ng negosyo nila, kundi siya lamang. Kaya naman ibig sabihin ni Senyor Matias na matuto ang kanyang anak at magkaroon ng sariling disposisyon sa buhay at pagtitiwala sa kanyang sarili. Bago ito ay nagpaalam si Gustin upang bisitahin ang kanyang pamilya dahil sa walang katiyakan kung gaano ba sila katagal nitong si Bonifacia sa pupuntahan nila. Pero isa sa pinakarason ni Gustin ay nang maalala niya ang kwento ni Lolo Pidel tungkol sa mga mutiya at sa ginto na
itinago nito sa kabundukan sa kanyang kubo. Pinuntahan ito ni Gustin at hindi nagsisinungaling ang matanda dahil may isang malaking kubo ang naroroong abandonado sa kakahuyang base sa kwento ni Lolo Fidel. At base sa kanyang pagkakatanda, nasa isang puno sa hilagang parte ng bahay ang ginto at mga mutya. Ni sino man ay walang maghihinala sa pagkakabaon ni Lolo Fidel sa mga yaman niya dahil sa kinapitan na ito ng ugat ng puno. Nang makuha niya ito, itinago niya ang mga mutya pero yung ginto, lahat ibinigay niya sa magulang niya. Nagbilin siya na kung sakaling magawa nila ng paraan upang maibenta ang mga ito, huwag nilang kakalimutang tulungan ang pamilya ni Tonyo. Ngunit tila yata imposibleng makalimutan nila dahil isa itong si Tonyo at ang kanyang ate Pelesiana ay nagkakamabutihan na. Nayakap na lamang nito ang kanyang ate dahil sa labis na tuwa. Alam niya na nasa mabuting kamay ito at sa wakas, gamit ang pera mula sa mga ginto, maaari na nilang mapagamot itong si Pelesiana. Hindi rin nagtagal itong si Gustin. Alam niyang kaya na ng ama niya na diskartihan yung mga ginto at hindi basta-basta maaaring ibenta ito at lubhang mapanganib para sa buhay nila. Pero matapos ang pagpapaalam, ay umalis na rin itong si Gustin. Tatlo lamang silang tumulak patungo ng Quezon dahil sa may dala itong sasakyan at barko ang naghatid sa kanila mula sa probinsya patungo sa Tawid-Dagat. At mula doon, ay bumiyahe na sila patungo sa isang partikular na bayan bandang Quezon at Laguna. Halos dulong bahagi na ito ng dalawang nasabing lalawigan. Mabuti na lamang at may mga kamag-anakan dito si Yaya Trining kung saan nga silang nagtuloy. Masyado kasing malayo kung kukuha pa sila ng bahay tulugan. Dalaga itong si Bonifacia at may pagkamataray. Niminsan ay hindi pa niya ito nakausap ng personal at panay pagbati lamang ang nagagawa niya kapag nasa mansyon sila ni Senyor Matias. Pero dahil sa tiwala sa kanya, ang senyor kaya naman siya ang pinasama nito. Karamihan kasi sa mga tauhan nila ay korsonada ang anak niya at alam ito ni Senyor. Itong si Gustin lamang ang tila walang pakialam sa dalaga kapag nakikita ito. Maganda naman ang bahay ng kamag-anak ni Yaya Trining. Bungalo at maraming kwarto. Dalawang matanda lamang ang nakatira doon at binibisita lamang ng katulong nila sa araw. Nasa ibang bansa ang mga kamag-anak nito at pinatayo ang ganong kalaking bahay para sa mga pagtitipon na ginagawa ng kanilang mag-anak tuwing kapaskuhan. Narating nila ito mag-aalas 6 na ng gabi at nahirapan pa nga sila na tuntunin ang nasabing adres. Matapos na ibaba ni Gustin ang mga kagamitan ng kanyang amo at ng yaya nito, bumalik na ito ng sasakyan upang matulog. Ngunit sinundan siya ni Yaya Trining. Bilin kasi di umano ng amo nila na si Senyor Matias na asikasuhin din itong si Gustin at huwag hayaang matulog sa loob ng sasakyan. Kailangan umanong nasa kondisyon ang katawan at isipan ni Gustin para sa pagbabantay sa kanyang anak. Kabisado ni Senyor ang ugali ng binata. At hindi nga ito nagkamali sa sasakyan lang matutulog itong si Gustin. Nakagawian niya na kasi
sa tuwing mag-iintay siya sa kanyang among lalaki. Ayon kay Yaya Trining, ay napakalawak naman ang bahay at may 6 na kwarto. Kaya walang problema kung gagamitin niya ang isa dito. Isa pa, delikado umano sa labas ng bahay sa gabi, lalo pa at malapit sila sa mga kakawian at gubat. Dagdag mo pa na bahagyang mahamog din dito. Hindi naman kumontra itong si Gustin, lalo na nang lumabas ang kanyang among babae na si Bonifacia at tinatawag siya para sa isang hapunan. Mahilig sa pagluluto itong si Bonifacia at nang gabing yun nga ay ito ang nagluto sa mga pinamili nilang karne bago magtungo sa bahay. Bagamat nahihiya itong si Gustin na pumasok sa bahay dahil nga sa iniisip niya na hindi komportable ang mga tao sa loob dahil sa kanya, ay todo suot ng mahabang damit na lamang ito upang itago ang mga tattoo niya sa katawan. Hindi naman may kakaila na gutom na nga itong si Gustin at tinitiis lamang nito. Para sa kanya, isa itong tagasilbi at utusan, pero ang masungit na tingin niya sa kanyang amo ay biglang nagbago. Dahil sa mabait naman pala ito at maasikaso sa ibang tao. Nang gabing iyon ay nagsalo sila sa hapagkainan at noon lamang siya nakatikim ng ganoon kasarap na pagkain. Kahit naman kasi kasama niya ang amo niyang si Senyor, hindi naman siya isinasama nito sa loob ng mga kainan at sa karinderya lamang siya kumakain. Pero kakaiba yung luto nitong si Bonifacia at labis ang kagalakan ng binata sa kanyang natikman. Pagkatapos ay ipinaghanda naman sila ng tsaa ng matandang si Yaya Trining. Mainam daw ito upang makatulog sila ng mahimbing. Sa gabing iyon, hindi dinalaw ng antok ang binata. Naroroon lamang siya, panay pagpapaikot sa kama at nag-iisip tungkol sa mga plano niya sa buhay. Kung hanggang kailan ba siya magsisilbi sa pamilyang iyon. Nang biglang pumasok sa isipan niya ang mukha ni Bonifacia, tila ba dahil dito, nasabi niya sa kanyang sarili na kung kagaya lang naman ni Bonifacia ang makakasama niya palagi, kahit habang buhay na siyang maging tauhan. Pero alam niyang imposible ito dahil darating ang panahon na magkakaroon ng asawa itong si Bonifacia at magkakaroon ng sariling buhay habang siya ay mananatiling tauhan at utusan ni Senyor Matias. Maliban na lamang kung mag-iisip siya ng bagong landas na kanyang tatahakin. Nang makarinig naman siya ng tila kakaibang mga ingay sa labas dahil nga sa laking probinsya ito at sa kagubatan na mamalagi, ni minsan ay hindi pa niya narinig sa tanang buhay niya ang mga ganoong huni. Tila ba nangungusap at nagpapaikot-ikot sa malapit sa kanilang tinutuluyang bahay. Ibig sanang silipin ni Gustin, naiintriga ito sa paraan ng paghuni nito at alam niyang naroon lamang itong nagpapaikot-ikot sa kanilang lugar. Naisip niya na total hindi naman siya makatulog. Magpapahangin na lang muna siya sa labas. Ngunit nang akma niya nang bubuksan ang pinto papalabas ng bahay, biglang nagsalita ang lalaking may-ari ng bahay. Mas mabuting huwag ka nang lumabas, iho. Hindi mo magugustuhan ang makikita mo dyan. Sambit dito ng matandang lalaki na itago natin sa pangalang Mang Obet. Napatanong naman itong si Gustin kung ano ba ang nasa labas.
Dito ay marahang naglakad si Mang Obet patungo sa kusina upang mag-init ng tubig habang nakasunod naman itong si Gustin. Marahang nagkwento itong si Mang Obet at sinabing sa mundong ito nga daw ay hindi lamang mga tao ang namumuhay. Maraming mga hayop at may mga nilalang na maaring hindi pa nakikita ng mga tao magpasa hanggang sa puntong iyon. Nagtuloy ang kwento ni Mang Obet hanggang sa magbaliktanaw siya noong binata pa siya at may iilan pa silang karatig bahay doon. Di umano, ang dahilan ng paglisan ng ibang mga taga roon ay ang nilalang na mula sa kagubatan. Inisip ni Gustin kung anong uri ba ito ng mga hayop na nagawang palayasin ang mga tao. Ngunit hindi hayop ang tinutukoy ni Mang Obet, kundi ang aswang na umano ay may komunidad sa loob ng kagubatan. Walang may alam kung saan ito. Sinubukan na ng mga tao na halughugin ang kagubatan upang masubukang hanapin ito at maitaboy. Pero napagod na lamang sila sa paghahanap ay wala silang natagpuan. Dito naman nagbalik sa alaala ni Gustin ang mga kwentong napakinggan niya sa kulungan mula kay Lolo Pidel. Oo nga, at nasambit nga pala ng matanda na totoo ang mga aswang at kung mapapabayaan ay masyado silang mapaminsala. Dahil nga sa ito ang naging dahilan ng pagkakakulong ng matanda. Sa pagkakatanda niya, ang ilang uri ng aswang ay may kakayahang kagaya sa mga albularyo at mga mangkukulam. At maaring kaya hindi makita ang tirahan nito dahil sa nakatago ito sa paningin ng mga ordinaryong tao. Ngunit napansin naman ni Gustin ang tila pagbulong ni Mang Obet o pag-iwas sa paulit-ulit na pagbigkas sa salitang aswang. Ito ay dahil sa kapag narinig daw ito ng mga aswang at nalaman nilang sila ang pinag-uusapan, ay nagagalit ang mga ito at mas lalo silang gagambalain. Kung iisipin ay kahanga-hanga talaga ang mag-asawang may-ari ng bahay dahil sa kabila ng paglisan ng mga kasamahan nila doon at kalugar, nanatili silang nandoon at nanindigan para sa kanilang karapatan sa lupa. Dito ay nagka-interes itong si Gustin dahil sa alam niya bilang tagapagmana ng karunungan ni Lolo Pidel. Tungkulin niya din ang tumulong sa pagpuksa ng mga mapaminsalang aswang. Ngunit kailangan niyang maging maingat nang dahil nga sa ayaw niyang matulad siya kay Lolo Pidel na tumulong na nga pero ito pa ang napahamak. Bandang mag-aalas dos naman nang magising itong si Bonifacia. Naririnig kasi nito ang pag-uusap nila Mang Obet at Gustin. Kaya naman lumabas ito para tingnan kung ayos lang ba ang lahat. Kasunod naman ito si Yaya Trining na tila ba bantay sarado ang kanyang alaga. Kaya naman naghanda na lamang itong si Yaya nang makakain nila habang naroroon silang lahat sa sala. Dinig pa din nila ang mga huni pero medyo may kalayuan na ito. Ayon pa kay Bonifacia na maaring mga ibon lang iyon, kagaya ng mga napag-aaralan niya. Hindi kasi naniniwala ang dalaga sa mga aswang at mga nilalang mula sa mga alamat at kwentong baryo. Lumaki kasi ito sa mayamang pamilya at madalas na nasa ibang bansa itong dalaga para sa kanyang pag-aaral. Hindi namang pinilit nila Gustin ang paniwalain ito. Isa pa, mas maigi ng
hindi naniniwala ang dalaga upang hindi ito mabahala at makaramdam ng labis na takot. Sumapit ang umaga. Sumama si Gustin kay Mang Obet upang manguha ng buko at iilang mga gulay. Habang sila Bonifacia naman ay naroroong naghahanda din ng kanilang lulutuin. Doon napansin ni Gustin ang ilang mga krus na nakalagay sa tila paikot sa bahay. Ayon kay Mang Obet na iyon umano ang nagpapanatiling ligtas sa kanilang mag-asawa. Ang mga krus at mga halamang kontra sa mga aswang. Dahil doon ay hindi nalalapitan ang bahay nila at nananatili lamang na nagpapaikot-ikot ang mga ito sa paligid. Nagtungo sila sa medyo masukal na parte ng kakawyan at matagal na nga daw na hindi napaparoon itong si Mang Obet dahil sa mag-isa lamang siya. Pero dahil kasama niya itong si Gustin, kaya naman malakas ang loob niya. Batid ni Mang Obet na bantay ni Bonifacia itong si Gustin. Makikita din kasi ang sukpit nitong baril, kaya naman tila sinamantala na ni Mang Obet ang pagkakataon upang makapunta sa kakawiyan. Naroroong hitik sa mga bunga ang mga rambutan na tila napabayaan na at walang kumukuha. Nanguha din ng labong itong si Mang Obet at dinamihan niya na at magiginitaan nga daw siya nito na may halong taba ng baboy at sile. Habang naroroon nga sila, hindi maiwasan ni Gustin ang makaramdam na tila bang may nakatingin sa kanila. Pero kahit saan siya tumingin, ay walang naroroon, kundi sila lamang ni Mang Obet. Dito niya na naisipang gumamit ng kanyang karunungan. Pabulong siyang nag-usal ng orasyon pantanggal sa tagabulag, kasabay ng orasyong magagawa siyang itago sa mga nilalang na may tangan ng itim na kakayahan. Dito biglang nalantad ang isang matandang babae na nasa harapan lamang nila at nakatingin dito kay Mang Obet. Agad naman itong nataranta nang mawala sa kanyang paningin itong binata. Ngayon ay nabaliktad na ang sitwasyon dahil sa itong matanda na ang hindi nakakakita kay Gustin at si Gustin naman ay kitang-kita itong matandang babae. Samantalang si Mang Obet naman ay tila walang alam sa nangyayari at patuloy lamang ito sa pagkukwento kung paano nga silang naglalaro ng mga kapatid niya noon sa kawayanan noong araw. Alam na ni Gustin na aswang ang naroroon sa harapan nila dahil nga sa tumalab ang orasyon niya. Kasunod nito ay may kinuha siyang tila pulbos sa kanyang bulsa at inihipan niya ito dahilan para biglang mangati yung aswang at magpatakbo-takbo na parang nawawala ito sa kanyang sarili. Nakapaloob sa pulbos ang pinong asin, pinatuyong bawang at luya. Kaya naman ganoon na lamang ang reaksyon ng aswang. Seryoso itong si Gustin pero hindi niya na inabala pa si Mang Obet para sabihing may aswang na nagmamanman sa kanila. Buong buhay nitong matanda ay naroroong nanggagambala na ang mga aswang. Kaya naman ayaw niya nang dagdagan pa ito sa araw na iyon. Magkagayon pa man ay pinainom niya itong si Mang Obet ng inorasyon ng tubig sa baso na merong asin para lamang makasigurado na hindi ito kakapitan ng kung anumang masamang salita na nagmula sa aswang. Nang tanungin siya ng matanda kung bakit ay sinabi lamang na para lang makasigurado dahil nga sa turo umano ito sa kanya ng isang kaibigan kontra barang at ulam, nang dahil sa gumala sila sa gubat.
Naroroong namang natatawa itong si Bonifacia nang dahil nga sa kalalaking tao umano ni Gustin ay nagpapaniwala ito sa mga pamahiin at mga superstition. Sinaway naman ito ni Yaya Trining, gawa nga ng wala daw masama na sumunod sa mga paniniwala ng mga nakakatanda. Ito daw ay bilang paggalang sa mga tradisyon ng mga nauna, ng mga ninuno na nagtaguyod sa ating bansa at lumaban sa mga dayuhan. Wika pa ni Yaya Trining, nakabilang sa mga lumaban noong pananakop ng mga Kastila ay di lamang mga bayani, kundi mga babaylan at albularyo. Kaya naman tama lang daw ang alalahanin sila sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang pamahiin paminsan-minsan. Pagkwekwento pa nga ni Yaya Trining na noong bata pa si Bonifacia, lapitin ito ng usog. Kaya palagi siyang nadadala sa mga matatanda, bagay na hindi naman na matandaan pa ng dalaga. Ngunit itong si Gustin, batid niyang hindi titigilan ng mga aswang itong mag-asawang matanda. Tila ba ibig talaga nilang maubos na umalis ang lahat ng nasa lugar na ito. At alam niyang babalik ito, kaya kailangan niyang alerto sa lahat ng oras. Naging araw ng Linggo ang lumipas hanggang sa nahalata na ni Gustin na tila ba wala namang ganap. Walang ginagawa itong si Bonifacia. Ang alam niya ay kakausapin ito ang mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Pero bakit tila naroroon lamang sila, nagbabakasyon? Hindi naman niya magawang may tanong ito kay Bonifacia. Tauhan lamang siya at sinisweldohan siya para bantayan ang dalaga. Hanggang sa hindi na nakatiis itong si Gustin at nagtanong na ito sa Yaya Trining kung bakit daw ba naroroon lamang sila at hindi pa inaasikaso ang tungkol sa negosyo nitong dalaga. Una ay ibig pa sanang umiwas ni Yaya Trining sa usapan. Pero mapilit itong si Gustin hanggang sa nagkwento na nga itong si Yaya. Ang katotohanan sa paglabas nila sa probinsya ay dahil sa may nakabangga itong si Senyor Matias na malaking tao. Walang illegal na gawa ang senyor, ngunit itong nakalaban niyang tao ay maimpluwensya at naisiwalat ng kanyang among si Senyor ang baho nito. Dahilan para maapektuhan ang negosyo ng kakumpetensya nila. At dito nga ay nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng pamilya ng senyor. Kaya naman itong unika iha niya ay sinikap niyang mailayo dahil sa alam niyang ito ang magiging punteriya. Siyempre, pinalabas lamang ng senyor na may lakad tungkol sa negosyo. Dahil sa alam niyang hindi tatanggapin ni Gustin ang trabaho na magbantay sa isang dalaga sa matagal na panahon. Hindi lamang isang buwan ang pananatili nila doon, kundi hanggang sa masolusyonan ng amo niya ang problema nila. Dito ay nagtanong naman si Gustin, bakit daw ba hindi na lamang ipadala ni Senyor itong si Bonifacia pabalik sa ibang bansa? Ayon kay Yaya Trining, yun din daw ang mungkahi niya ngunit ayaw ng senyor. Ito ay dahil sa walang mapagkakatiwala ang tao ang magbabantay sa dalaga sa ibang bansa. At batid nitong pati doon ay may impluwensya ang nakabangga niyang negosyante. Di umano, ay mas madali nitong magagawan ng masama ang dalaga dahil malayo ito sa kanyang ama. Kaya nga walang ibang pagpipilian itong senyor kundi ang ipagkatiwala ang nag-iisa niyang anak sa yaya nito at kay Gustin.
si Gustina baguhan lang sa kanilang samahan at wala pang masyadong nakakakilala kahit na sino man sa mga kaaway ng kanyang amo. Wika pa ni Yaya ay ganoon talaga sa mundo ng negosyo. Kapag matuwid ka at paninindigan mo ang prinsipyo mo, mas marami kang makakabangga at makakalaban. Itong si Yaya Trining din kasi, ang yaya ni Senyor, at dahil din sa negosyo, kung bakit namatay ang mga magulang niya. Maging ang asawa nitong si Senyor ay nasawi din sa parehong dahilan, kaya naman maraming tauhan ang amo niya. Iginiit pa ni Yaya na walang masamang gawain ang amo niya, maliban sa salungatin ang mga kakumpetensya nito, lalo na sa mga baluktot na gawain. Ang katunayan niya, halos lahat ng mga tauhan nito ay may mga karanasan sa pakikipaglaban talaga, mga dating militar, mga kilalang hitman operador. Medyo parang malaking biro nga para sa adikain ito na maayos at tapat na pagninegosyo. Kumukuha siya ng mga ganitong uri ng tao. At natatanging si Gustin, ang tauhan niya na dating bilanggo. Walang karanasan sa pakikipaglaban. At alam niyang walang karanasan sa pagpatay ng tao. Magkagayon pa man ay nakuha niya ang tiwala ng amo niya. Naipakita niya ang katapatan niya at husay sa pakikipaglaban. Dahil sa may ilang beses niya nang nagawang mailigtas ang amo niya sa mga tangkang pagpatay. Sa mga narinig niya ay hindi naman mapalagay itong si Gustin. Ibig niyang puntahan ang amo niya at tumulong sa paglaban dito nga sa mga taong nagbabanta sa buhay nila. Ngunit mas mahalaga umano ang misyon sa pagprotekta kay Bonifacia ayon kay Yaya. Lingid kasi sa kaalaman ni Bonifacia, bilang na rin ang oras ng kanyang ama dahil sa isang uri ng karamdaman wala ng lunas. Buwan na lamang ang bibilangin ito, kaya mas gusto nitong harapin ang laban ng wala ang anak niya. Sa mga nalaman ni Gustin ay mas lalong tumaas ang respeto niya kay Senyor. Kung kaya naman, nabuo ang kanyang pagpapasya na anumang mangyari ay poprotektahan niya itong si Bonifacia hanggang kailangan ito ng kanyang tulong. Habang nagkwekwentuhan sila, ay dumating naman itong si Bonifacia. Nagyayaya itong lumabas at gusto umano nitong makita ang dagat. Ayon kasi kay Mang Obet, ay malapit na lang doon ang dagat at 2 oras na lamang na biyahe ang gagawin. Kaya naman naghanda ng mga makakain itong si Bonifacia. Katulong sila ni Yaya at si Aling Ason, ang asawa ni Mang Obet. Magkakasama sila sa loob ng sasakyan kasama ang 2 aso papunta sa dagat upang maglibang at maligo. Naisip ni Gustina, magandang paraan din ito upang malibang itong si Bonifacia at huwag masyadong mag-alala para sa kanyang ama. Bandang Quezon na itong tinungo nila at medyo liblib nga ang lugar. Magkagayon pa man ay masaya ang kanilang paliligo at maging itong matatanda ay natuwa dahil sa matagal na din umano silang hindi nakakapunta ng dagat. Ngunit siguro, kahit na masyadong liblib na ang kanilang pinuntahan dahil sa malawak ang sakop ng galamay ng kalaban ng ama ni Bonifacia, naroroong natiktikan pa din sila. Nasundan sila ng iilang kalalakihan tauhan ng kanilang kaaway. Naroroong nagmamanman ang mga ito sa grupo nila Gustin. Bagay na hindi naman kaila kay Gustin.
Agad niyang napansin ang apat na lalaking nasa di kalayuan at nagpapanggap lamang na nasiraan ng sasakyan. Pinag-aralan ni Gustin kung papaano niyang magagawang iiwas dito ang mga kasamahan niya. Delikado kung hahayaan niya lamang itong buntutan sila at baka malaman pa ang inuuwian nilang bahay. Kaya naman saglit na nagpaalam ang binata na may gagawin lamang. Nagtungo ito sa dagat at sumisid patungo sa batuhang parte, lihis sa mga kalalakihan. Plano niyang ikutan ang mga ito. Alam niyang hindi basta-basta aatake ito kay La Bonifacia dahil may iilang tao rin ang naroroong naliligo. Kaya naman mabilis itong nagtungo sa paikot na dadaanan. Gamit ang mga mutya na minana niya kay Lolo Pidel, nilapitan niya ang mga ito upang kumprontahin. Dalawa sa kanila ang sinubukang barilin itong si Gustin. Ngunit sa hindi nila maipaliwanag na kadahilanan, hindi pumutok ang kanilang baril. Isa naman ang sumubok na saksakin itong si Gustin subalit na baluktot lamang ang kutsilyo nito. Kaya naman napasigaw yung isa na demonyo umano itong si Gustin at nagbalak na tumakbo. Ngunit hindi sila nakatakas sa binata. Binanata ni Gustin ang apat. Base sa kanyang obserbasyon, ay may mga pinakahalang ang kaluluwa ng mga taong ito. Dahil na din sa mga marka nilang isang kilalang sindikato na nakabanggaan niya ang ilan sa loob ng kulungan. Malawak umano ang organisasyon nito at tiyak niyang kung hahayaan niyang mabuhay ang mga ito, ay mas manganganib sila. Ngunit nang mawalan ng malay ang apat, imbes na patayin ni Gustin, isang orasyon sa tulong ng isang uri ng halaman ay maaaring magdulot ng pagkalimot ng isang tao o mas malala, ay mabaliw ang mga ito. Imbis na patayin ay yun na lamang ang naisip ni Gustin upang tantanan sila nitong mga tao. Para sa kanya, hanggat maaari at kung makakaya ay ayaw niyang pumatay ng tao. Ngunit kung malalagay sila sa alanganin, wala siyang pagpipilian, kundi ang muling bahiran ng dugo ang kanyang mga kamay. Matapos namang maisagawa ang orasyon at pagpapausok ng halamang naroroon, nakita niya na lamang sa lugar. Bumalik na ito sa mga kasama niya at sinubukang kausapin itong si Yaya upang kumbinsihin si La Bonifacia na umuwi na. Bagamat may ideya naman itong si Bonifacia sa totoong kalagayan nila, ngunit ayaw itong pag-alalahanin pa ng binata. Kaya naman alas tres pa lamang ay nasa biyahe na silang pabalik sa kanilang baryo. Nadaanan pa nila itong mga walang malay na kalalakihan na animo'y tulog lamang sa kanilang sasakyan. Batid ni Gustina, maaring hindi lamang ang mga ito ang tauhan ng kalaban ni Senyor ang naroon sa Quezon at ayaw niya na masundan pa sila nito sa parte ng Laguna. Narating nila ang bayan mag-aalas 6 na ng hapon. Dumaan pa kasi ng palengke itong si Bonifacia para sa pagkain nila sa hapunan. Kaya nga alam ni Gustin ang hilig ng dalaga ang pagluluto. At sa labis na tuwa nito sa paliligo sa dagat, interesado ang dalaga sa paghahanda ng masarap na pagkain. Pero nang nasa daan na silang pauwi, bigla na lamang may tumawid na matanda sa makipot na kalsada papasok sa kanilang sityo. Dinuro-duro nito si Gustin at natatandaan naman ng binata ang matanda. Ito yung nasa gubat na
Inihipan niya ng pulbos. Makikita ang tila mga sunog nitong parte ng muka at tila ba galit na galit ito sa binata. Natanong naman ni Mang Obet kung bakit tila ganun na lamang ang galit ng matanda sa kanya. Pero hindi naman nagpaliwanag itong si Gustin. Hindi din umano itong kilala ni Mang Obet at mukhang nagawi lamang sa kanilang sityo. Maari umanong baliw, pero direktang sinabi na ni Gustin na ito nga yung aswang. Pero ayon sa binata, ay ipapaliwanag niya oras na makauwi na sila. Dito inilahad ni Gustin ang totoo tungkol sa kanya na may kakayahan nga siya at karunungan ng isang antingero. Ikwinento niya noong araw na manguha sila ng labong ay naroroong nakatago sa tagabulag yung aswang at yung inihip niyang pulbos ang dahilan ng pagkakasunog ng mukha nito. Di umano ay tila hindi lang pangangaswang ang pakay ng mga ito, kundi ang tuluyang mapalaya sila Mang Obet sa kanilang lupain. Kaya naman natanong ng binata kung sino ba ang kilala nilang tao na labis na makikinabang oras na sila ay umalis doon at magpasyang ibenta ang lupa. Dito na agad pumasok sa isipan ng mag-asawa na nag-iisang tao lang ang maaring makinabang dito. Ito ang pamangkin nila na matagal nang nagkukumbinse sa kanila na ibenta ang lupa nila kagaya ng ibang umalis doon at nanirahan sa sentro. Di umano ay mas mabuti sa kanilang matatanda na ang umalis sa masukal na lugar na yon, ngunit hindi sila pumapayag dahil sa itinataguyod nga ni Mang Obet ang mga anak niya sa tulong ng kanilang lupain. Pero hindi lubos maisip nitong sila Mang Obet na kayang gawin ng pamangkin nila ang ipaaswang sila para lang lumayas doon. Natanong pa ni Mang Obet ang binata kung paano niya nasabi iyon. Wika naman ni Gustin na kung gusto lamang ng mga aswang nakainin sila o biktimahin sa tuwing lumalabas sila sa kanilang lupa kung saan wala nang pangontrang pwede silang patayin ito sa anyong aswang o tao man. Pero hindi nila ginagawa. Sa madaling sabi, may ibang pakay ang mga ito. Dahil nga sa kung mamamatay sila, hindi maibibenta ang lupain at maaring sa iba pa ito may alok ng mga anak nito. Lalo pa at hindi magkasundo ang mga anak ni Mang Obet at itong pamangkin nila. Kaya naman dito na kumbinse ang dalawang matanda na posibleng yun nga ang dahilan. Ngunit para mapatunayan ito, kailangan nilang mahuli itong aswang at mapaamin. Pero bago pa man ito mangyari ay dinaupan na ng malubhang sakit itong si Mang Obet. Nag-umpisang magsugat ang katawan niya at magkaroon ng mga itim na pantal na animoy binugbog. Parang mga pasa sa katawan na hindi mo maintindihan. Akala nila ay mawawala din pero habang lumilipas ang mga araw ay mas lalong lumalala ito. Kaya naman, nagpasya itong si Gustin na subukan tingnan ang matanda para sa posibleng kulam. Hindi nagkamali itong si Gustin dahil sa tulong ng kanyang mutya ng sile, nagawa niyang maihiwalay ang masamang aura na lumulukob kay Mang Obet. Inutusan niya itong bumalik sa may gawa nito gamit ang pinakamalakas na rebueltang orasyon na alam niya. Tatlong araw lamang ay gumaling si Mang Obet at natuyo ang mga sugat nito. Nawala din ang mga pamamantal. Ipinaliwanag nga ni Gustin na
ito ay kagagawan ng pangkukulam sa kanya at hindi na nila kailangan pang mag-alala. Dahil nga sa kung sino man ang may gawa nito, pinagdurusahan niya na ang kanyang ginawa. Di umano ay naibalik niya ang kulam dito. Bandang madaling araw, nang muling umaligid ang mga aswang, pero hindi katulad ng mga nakaraan na nagpapaikot-ikot ang mga ito. Nang gabing iyon, naroon ang pamangkin nila Mang Obet at pinagbubunot itong mga pangontra nila sa bakuran upang makapasok itong mga aswang na binayaran niya. Galit na galit ito dahil sa ang kanyang asawa pala ang nangkulam sa matanda at dahil sa ribwelta ni Gustin ay naghihingalo noon ang kanyang asawa. Kaya naman gustong kumprontahin ng lalaki ang kanyang tiyuhin. Umaasa ito na dahil sa kakasama niya ang mga aswang ay masisindak niya itong mag-asawa. Ngunit hindi niya inaasahan nang mag-amok siya sa labas at nanakot na may mga kasama siyang aswang. Si Gustin ang lumabas at walang pagdadalawang isip na sinalakay ang dalawang aswang na naroroon. Parehong tinaga niya ang mga tuhod nito, dahilan para magsumigaw ito sa labis na sakit at tuluyang napaluhod. Labis ang pagkagulat nitong pamangkin na tawagin nating si Alberto. Gulat ito dahil hindi man lang umubra itong mga kasama niyang aswang, lalo na nang hipan muli ni Gustin ang espesyal na pulbos kontra sa mga ito. Bagamat pipilay-pilay itong dalawang nilalang, ay pilit silang bumuelo upang lumipad papalayo. Sumpain kang lalaki ka. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa problema ng pamilya namin? Galit na sigaw ni Alberto. Ngunit pabalang na, sinagot lamang ito ni Gustin na saan ba siya nakakita umano ng problemang pamilya na may kasamang aswang at pangkukulam. Binantaan itong si Gustin itong si Alberto na para sa paggalang niya sa matandang si Mang Obet ay hindi niya papatayin itong si Alberto kung aalis na ito. Ngunit kung magmamatigas siya ay mapipilitan si Gustin na gamitan ito ng dahas. Labis ang pagkagalit nitong lalaki at nagbanta pa na gaganti at pagbabayaran si Gustin. Pero wala nga siyang nagawa dahil sa pati mga aswang niya ay iniwan na ito. Dito nakumpirma nilang mag-asawa na ang pamangkin nga nila ang may kagagawan ng mga pang-aaswang sa kanilang sitio. Ngunit dahil sa ginawa niya at ng kanyang asawa, pumanaw itong misis ni Alberto. Hindi nakayanan ng katawan ng asawa niya ang buwelta ng kulam. Dahilan para mas lalong maghuramentado itong si Alberto. Nag-isip ito ng paraan upang mamatay itong si Gustin at ang mga taong nasa bahay, maging si Mang Obet. Magulo na ang isipan niya at ibig niyang gumante sa pagkamatay ng kanyang asawa. Isang araw ay nagkataong naulinigan nitong si Alberto ang ilang kalalakihan na nagtatanong sa mga tao sa tindahan. Isa sa mga hinahanap nila na nasa larawan ay ang mukha ni Gustin. Ito ang mga tauhan na kaaway ng ama ni Bonifacia. At mukhang nagawang matunton ng mga ito ang kinaroroonan nilang baryo. Nakakita ng oportunidad itong si Alberto upang makagante kay Lagustin. Kaya naman masayang lumapit ito at nagpresenta na ito na mismo ang sasama sa mga lalaki patungo sa bahay nila Mang Obet. Naisip ni Alberto na iyon nga ang kanyang pagkakataon upang magawang gumante.
ni hindi niya naisip na mamamatay ang tiyo niya at ang kanyang tiya. Ang gusto lamang ni Alberto ay ang mapatay itong si Christine at makuha ang lupa ng mga matatanda. Nang sumunod na hapon, kumilos ang mga armadong kalalakihan. 5 malalaking tao ang patungo sa bahay ni Lamang Obet, kasama itong si Alberto. Mabuti na lamang, at bago pa ito mangyari, gabi mismo nang makausap ni Alberto sa tindahan ang kalalakihan, agad na nagtungo sa bahay ni Lamang Obet ang isa sa mga kaibigan niyang si Mang Tomas at inalerto nila itong si Gustin. Sinabi din ito na armado ang mga naghahanap sa kanila at ipinagkalulo nga sila ng mismong pamangkin itong si Mang Obet. Ni hindi alam ni Mang Tomas na si Alberto pala mismo ang may kagagawan ng pananakot sa kanila gamit ang mga aswang. Ang mas masama pa nito, ginawang amaranhig ni Alberto ang kanyang asawang mangkukulam at naroroon itong patungo sa bahay nila. Kaya naman tiyak itong si Alberto na magagawa niyang gumante at mapaslang itong si Christine. Ngunit napaghandaan na ito ng binata. Naroroon na siya sa labas ng bakuran. Naitayo niya na ang mga pangontra sa aswang at tiyak niyang hindi makakalapit ang sinumang aswang sa bahay. Habang siya, inaantay niyang makita ang 5 armadong kalalakihan. Ibig niya nang tapusin ang mga ito. Hindi na siya magiging mabait pa sa mga masasamang taong ito at papaslang na. Naroroong tahimik na nakaabang itong si Gustin sa isang malaking puno sa mismong daanan patungo sa bahay ni Mang Obet. At nang sapitin nga nila ang malapit sa puno, dito na nilundagan ni Gustin ang mga armadong kalalakihan. Nagkaroon ng gulatan kaya naman agad na nagpaputok ang mga ito na hindi nila naisip na sa mga kasamahan nila nakatutok ang mga baril. Ibinaba ni Gustin ang kanyang depensa laban sa baril upang magawang paputukin ito ng mga kalalakihan. Mabilis na lumundag itong si Gustin pabalik sa puno at dito ang nagkaputukan ang mga armadong kalalakihan. Maging si Alberto ay tinamaan sa ulo at sa dibdib. Habang itong mga kasamahan niyang armado ay pawang sugatan at 2 ang agad na namatay nang tamaan ng bala sa maselang bahagi ng katawan. Makikita ang labis na panlulumo sa mga kalalakihan. Ngunit ang mas nakakatakot pa nang dumating ang amaranhig na asawa ni Alberto. Una nitong nilantakan si Alberto at nilapa ang mga laman loob nito. At nang makitang buhay pa ang 3 kalalakihan, ay agad itong nilundagan at sinakmal sa kanilang mga leeg. Kalunos-lunos ang mga naganap, subalit hindi na kinailangan pa ni Gustin ang paslangin ng mga kalaban. Dahil sa mismong sila-sila na rin ang nagpatayan. Ang tanging kailangan na lamang niyang gawin ay ang tapusin itong asawa ni Alberto. Bagay na mas mahirap. Dahil nga sa dati nang patay ang aswang at mas matibay ito sa mga ordinaryong aswang na nakaharap niya na. Muling lumundag itong si Gustin para sana salakayin ang amaranhig. Ngunit nabigla siya dahil sa sinalubong siya nito ng isang pagsakal. Labis ang lakas ng aswang at hindi makapalag itong si Gustin. Balak na sana siyang sakmalin ito. Mabuti na lamang ay nagawa niyang sipain sa dibdib ang amaranhig dahilan para matumba ang aswang
at tumilapon si Gustin. Nag-iisip ito kung paano ba niya magagapi ang isang amaranhig. Maging ang kanyang espesyal na pulbos ay hindi naman gumagana. Mabilis ang amaranhig at naroroon na itong papasugod sa kanya. Balak sanang lumundag ni Gustin patungo sa puno ngunit agad na nahablot ng amaranhig ang kanyang paa at inihampas siyang muli sa lupa. Kaya nga lang ay tumama ang ulo ni Gustin sa batuhan dahilan upang magdilim ang kanyang paningin. Halos mawalan ito ng malay subalit pilit niyang sinikap na makatayo at makapasok sa loob ng bakuran kung saan may proteksyon kontra aswang. Sinubukan pa niyang magtago gamit ang sabulag niya. Ngunit kahit sa ganitong estado, nagagawa siyang makita ng nilalang. At muli siyang sinugot at inihagis papalayo sa bakuran. Tila ba alam nitong aswang na oras na makapasok itong si Gustin sa bakuran ay hindi niya na ito maaatake. Labis na ang pagkakabugbog ng katawan ni Gustin. Tila bang lahat ng alam niyang pangontra sa aswang ay hindi gumagana dito. Akma pa sana siyang kikilos subalit bigla na siyang nakaramdam ng panlalambot ng katawan. Ito ay dahil sa sakmal-sakmal na pala siya ng amaranhig. At dahil sa laway nito ay napaparalisa ang katawan niya. Agaw buhay na si Gustin ngunit mabuti na lamang nagsidatingan itong mga taong bayan. Kanya-kanyang tangan ng sulo at sinugod ang amaranhig. Dito na napansin ni Gustin na apoy ang tanging kahinaan ng aswang. Sanang hihina nitong boses, pilit niyang isinisigaw na sunugin ang aswang at ito ang kahinaan nito. Kaya naman agad na dinumog ng mga kalalakihan itong papatakas na amaranhig. Nagawa nila itong masaksak ng mga bagakay. Dahil sa pilit na hinihila ang isang bangkay para sa kanyang pagkain. Sinunog nila itong aswang kasama ang mga armadong kalalakihan. Pero nagulat sila nang makitang pati pala si Alberto ay nadamay sa putukan at sa paglapa nitong aswang. Naiulat ito sa kinauukulan at nagkaroon ng imbestigasyon. Nagawang may ugnay ang mga kalalakihan ito sa isang negosyante sa probinsya ni Lagustin. At dito nga, nagkaroon ng mabigat na dahilan upang damputin ang pinuno ng sindikato. Ngunit sa proseso ng panghuli dito, ay nanlaban ang grupo ng sindikato at nagkapalitan ng mga putok. Namatay sa inkwentro ang karamihan sa mga sindikato, kabilang na ang pinakapinuno nito, ang taong kalaban ni Senyor. Umpisa ng insidenteng iyon, hindi na bumalik pa ang mga aswang sa sitio ni Lamang Obet. Ngunit nahirapan na ding mabawi ni Lamang Tomas ang mga lupang na ibenta kay Alberto. Nalaman nga nilang si Alberto ang punot dulo ng mga pananakot sa kanilang sitio. Pero dahil sa naging legal ang proseso ng pagbili sa lupa, matagal bago nila ito nabawi. Magkagayon pa man ay labis ang pasasalamat ng buong baryo kay Lagustin dahil sa nawakasan nito ang matagal ng problema sa mga aswang at mangkukulam sa kanilang lugar. Sa tulong ng mga tato ni Gustin na balot ng mga permanenteng orasyon, hindi na nagkaroon ng seryosong epekto ang mga kagay sa kanya ng aswang at mabilis itong bumaling at naghilom. Kalaunan ay ipinasundo na sila ni Senyor sa mga tauhan nito upang umuwi na sa kanilang probinsya.
Nalungkot itong si Gustin dahil alam niyang oras na makabalik sila. Ay balik na rin siya sa ordinaryong araw na walang oras upang makipag-usap sa dalaga. Ngunit sa kabila nito, bukod tanging ikinagiliw ng lahat sa baryo, nila Mang Obet ay ang pagkakamabutihan nila Gustin at Bonifacia. Pero kagaya nga ng maraming kwento, naging masaya sila ngunit hindi nagkatuluyan. Nang namatay kasi itong si Senyor, dahil sa kanyang sakit ay hindi nakayanan ni Bonifacia ang dagok sa kanyang buhay at ng ibang bansa ito at iniwan na itong si Gustin. Hanggang sa makapag-asawa na lamang si Gustin ay hindi na silang nagkita pa ni Bonifacia. Naniniwala si Gustin sa turo ni Lolo Pidel na ika nga kapag may nawawala ay may kapalit na dumarating. Matagumpay ang naging buhay ni Gustin, hindi dahil sa tulong ng pamilya ni Bonifacia, kundi dahil sa nagawang palaguin ng mga magulang niya ang mga gintong iniwan niya dito. Naging mas matatag ang kanilang pamilya at naging masaya itong si Gustin sa piling ng kanyang butihing may bahay na si Emiliana. Mga kabaryo, sa kwentong tampok natin ngayong araw ay makikita natin dito na hindi hadlang kung nasaan ka mang estado ng buhay para magtagumpay. Naway pagsikapan ang lahat at gumawa lamang ng mabuti sa kapwa. At hayaan nating mismong kapalaran natin ang bumalik ng mas maganda. Hanggang dito na lang ang kwento natin mga kabaryo. Naway merong kayong natutunan sa pinadalang kwento ni Gustin at may napulot kayong aral. Muli ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin kabaryo, no? Bago ang lahat, kinakamusta ko muna yung mga nakikinig at nakaabot dito sa ating komento, no? Ito na naman, isang kwentuhan na naman natin to. Alam niyo naman, pagdating sa dulo, parang nag-uusap-usap na tayo, di ba? So, yun. Grabe, no? Medyo may... Alam niyo yung ano, parang pakiramdam na anong tawag dito? Yung parang nasayangan ako sa relasyon ni... Gustin at ni Bonifacia. Kasi nga, okay na sila eh. Diba? Ando na. Siyempre, nung time na tinugis na ni Gustin yung mga aswang, na alam naman ito ni Bonifacia na kung anong uri siya. Kasi siyempre, imposibleng di malaman. Diba? So, yun. Tapos, yun nga, una sa lahat, yung ginawa nila ni Tonyo, no, dun sa unang part ng kwento, grabe rin. Sana... Hindi ko rin alam. Nabitin din ako sa kwento ni Tonyo sa kani Pelesiana, yung ate niya. 'Di ba? Ate ni Gustin. Sana nagatuluyan sila, no. Yun nga, napakaganda ng aral na binigay sa atin, no. Ang ginawa lang naman ni Gustin is hindi naging hadlang sa kanya na nakulong siya na parang sa part niya na yun nga nag-usap sila ni Lolo Fidel na parang hanggang dito na lang ako, lo, kasi yung ginawa kong kaso is parang no bail na, no, kung tawagin sa atin ngayon. Kumbaga wala nang piyansa. So, etong si Gustin, parang nawala na ng pag-asang, hindi lo, hindi na umakalabas eh. Matumpa ko yung nakwento yan. Etong si Lolo Fidel, feeling ko, nagdilang anghel din daw. Kasi nga, yun nga, kita nyo, nakalabas to. Tapos, nakuha ni Gustin yung mga yaman ni Lolo Fidel, no? Tapos, yun, grabe rin na ang lakas din neta ni Lolo Fidel. Yun sana yung kwento natin eh, bago tong si Gustin eh, no? Kung meron lang, kasi biruin mo. Anting ngayong nakulong din to si Lolo Fidel. So, malakas din to. Kasi, hindi lang kasi nabanggit kung anong mutya eh. Pero, yun nga, okay pala na...
parang nagtataka lang ako kasi nga nakuha ni Agustin yung mga mutya, no? Pwede bang parang ang nangyayari, binasbasa ni Lolo Fidel na, oh sige, ikaw na magmamana ng mutya ko. Parang ganun, ano, feeling ko. Kasi nga, ang pagkakalam ko, pag mutya na hindi naman talaga sa'yo ipinagkaloob, hindi mo makukuha, no? Feeling ko ganun. No, kayo rin ba? No, feeling ko ganun, kabaryo. Yun nga. Tapos, yung ginto, no? Hindi natin alam kung saan ang galing tong ginto. Yun nga, sa kaibigan ang kanto ni Lolo Fidel, no? Grabe. Saka feeling ko, ano to, buhay pa tong si Lolo Fidel hanggang ngayon. Kumbaga, patay na yung katawan lupa niya, pero yung presensya niya, alam ko buhay pa, no? Kasi nga, siguro nakipagkasundo na to sa kaibigan niyang Encanto na, sige, okay na eh, nakita ko na tong si Agustin. Naramdaman niya na, eto na yon, no? So, parang binigay niya ron yung paano ba to? Parang binigay niya dun yung basbas na tungkol sa mga gamit niya, no? Wala lang talaga nabanggit, pero yun, sayang. Gusto ko sanang malaman kung ano yun. Tapos yun nga, pagdating naman sa dulong part, amaranhig, lahi ng aswang, isa sa pinakamalakas yan. Alam naman natin na yan yung isang patay na aswang tapos nabuhay. Pero sa kwento natin ngayon, hindi aswang yung namatay. Mangkukulam, no? Grabe. Ang lakas din ng rebuelta na ginawa ni ano ni Agustin, di ba? Yun nga eh, parang may aral din kasi sa part niya na kung ayaw mong mangyari siya, huwag mong gawin, no? Eh malas niya lang. Nandun si Agustin kaya na rebuelta, no? Grabe 'yun. Hanggang ngayon naman may gumagawa nun, kabaryo. Rebuelta. Oo. Yun. So, yun. Meron pa ba akong sasabihin? Para sa akin, wala na. Lakas eh. Ang lakas nung ano, nung tanga niya. Grabe. Ilang beses akong napapawaw. Hindi ko lang kasi pwedeng sabihin habang nagnanarit eh. Pero, yun. Grabe. Saka sayang. Nakakalungkot na hindi nagkatuluyan si Bonifacio. Pero, yun nga, hindi naman natin alam kung pag nagkatuluyan ba sila, okay pa rin sila, di ba? Pwedeng hanggang dun lang talaga yung binigay ng taas para magkasama sila. Kasi nga, pwedeng mag-iba yung kwento ni Agustin, no? So, yun. Sa ngayon naman, may asawa na siya si Emiliana, no? Yun, may anak na rin to si Agustin. Bali, hindi lang sinabi talaga yung eksaktong lugar, pero dulo na to ng Laguna. Sa mga nakakaalam siguro ng kwentong to, baka alam nyo. So, kayo nang bahala kung mahulaan nyo kung saan to. Pero feeling ko, ano to, alam to ng karamihan na doon nakatira. Kasi nga, hanggang ngayon, kailan lang to eh, 19 ano lang eh, di ba? Kumbaga latest pa to sa mga kwento natin. So, yun. Yun lang naman. Mga kabaryo, wala na akong gustong sabihin para sa akin. Rate ko, 10 out of 10, no? Malakas, maganda. Nakaka-ano, hindi siya purong bakbakan, pero talagang as in, sarap. Sarap painggan yung mga ganitong kwento. So, yun lang. Nga pala, mga kabaryo, ito baka by this week o first week ng September, ito September na tayo ngayon. Gagawa na ako nung channel natin para sa multo, no? Sayang kasi kabaryo eh. Kaya hiningi ko yung opinion nyo noong nakaraan kasi ang dami nagpapadala ng about sa multo, no? Mga pero ang gagawin natin, kunwari ang title natin is paaralan. So sa paaralan na yon, ipunin natin yung mga kwento tungkol sa karanasan nila. Pwedeng dalawang story o tatlo. Mas maganda, di ba? Kumbaga, tatlo na mapapainggan nyo. Ina-active ko na yung kwentong Barrio 2.0 natin. Kayo nang bahala, supportahan nyo pa rin sana yon. Tapos, eto, yung paparating natin. Titingnan lang natin. Ipopost ko naman dito yon kung anong channel. Tapos, yun na lang siguro yung gagawin natin, ano, 6 PM. Di ba? O pwedeng hapon, no? So yun, alam nyo naman na hinihingi ko pa rin sa inyo yung opinion kasi kayo ang boss ko eh. Di ba?
So, yun. Yun lang. Hintayin na lang mga kabaryo. Antabayanan nyo na lang. Tapos, yun nga. Sana supportan nyo rin yung kwentong Baryo 2.0. Makikita nyo po yun. Sesearch nyo lang po. 2.0. Ganitong-ganito rin. Kwentong Baryo. Space 2.0. Yun. Ang upload ko naman doon is 12:45 ng tanghali. No? Sa mga hindi nakakaalam. So, yun. Yun lang naman. Muli, maraming salamat po sa lahat at yung shoutout ko next upload na natin, no? Salamat sa walang sawang sumusuporta sa KB, no? Kwentong Baryo. Muli po, ako to si Ray. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.